So everyone, meron lang ako i-share sa inyo. Minsan nadi-disappoint tayo sa mga tao, especially sa mga taong mahal natin. Pag hindi nila na-meet yung expectation natin sa kanila, nadi-discourage din tayo kapag hindi natin na-receive yung approval ng ibang tao. Nadi-disappoint din tayo, nadi-discourage kapag hindi natin na-receive yung love na ina-expect natin sa kanila. Pakiramdam mo na hindi ka nila mahal kapag hindi ka nila na-greet. Lalo na pag hindi ka nabati ng birthday mo, special event like mga holiday greetings, Happy Father's Day, Happy Mother's Day, hindi ka nabati ng Merry Christmas, at kung ano-ano pang mga greetings na ina-expect mo. At tayo nadi-disappoint, nadi-discourage o nalulungkot is because lalagay tayo ng expectation dun sa mga tao. Ang simple illustration lang na pwede kong maibigay is, ano ang mai-expect mo na mainom sa isang basong walang laman? Same din siya, ano ang mai-expect mo sa mga tao na nasa paligid mo na kailangan din nilang mapuno? Ikaw na nangangailangan ma-feel, how much more din yung ibang tao na kailangan din nilang mapuno? Mag-expect tayo minsan sa ibang tao na punuin ka nila na wala naman silang pwedeng ibigay. Kaya hindi tayo pwedeng mag-complain kung alam mo na yung basong iniinuman mo is walang laman. Kaya nga sinabi ni Jesus sa John chapter 4 verse 14, "But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life." Ang sinasabi dito ni Jesus Christ is kapag sa kanya ka lumapit is magkakaroon ka ng spring of water na hindi mauubos. And anytime na kailangan mong ma-filled is ma-filled ka. Unlike na hanapin mo sa ibang tao, hinding-hindi ka nila mapupuno dahil kahit sila mismo is kailangan din nilang mapuno. Huwag kang mag-complain kung alam mo naman na yung basong iniinuman mo is walang laman. Kaya ini-encourage ko kayo na ang gawin mo is tumakbo ka kay Jesus Christ and bibigyan ka niya ng spring of water na hindi mauubos. I hope na encourage ka sa word na shinare ko. God bless you.